Hello guys, kumusta na? Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon at magandang gabi. Welcome to Blog and Lifestyle. And actually, I am a grandmother who loves to enjoy life. So anyway, on this channel, I love to blog about makeup and accessories and whatever I can buy as far for myself. So anyway, I just want to use disclaimer that I am doing this for self-improvement is because I am a grandmother. So anyway, there are so many friends of mine asking me, why do I apply a makeup when I am not going anywhere? Actually, it's called self-care. The reason I put makeup even though I am not going anywhere is because I am married, and even though I am a grandmother, I still want to feel young, and still I want to continue enjoying life. So anyway, the reason I put makeup every day is because for me, it's a self-improvement. When a woman feel good about herself, she has nothing to worry about. So that is one of the key that I am always happy and always actually enjoying life. It's because I love to take care of myself by using makeup, using different kind of skincare to make me feel young. And also, since life only exists once, why not enjoy it, right? So anyway, kaya gustong-gusto ko na inaalagaan ang sarili ko, kasi gusto ko ipakita sa asawa ko na kahit matanda na kami, syempre, hindi ko kakalimutan alagaan yung sarili ko. Kaya lagi akong naliligo araw-araw. So anyway, yung ginagamit ko pong mga makeup accessories or makeup, yung affordable, para naman hindi tayo mapagalitan ng asawa natin dahil kasama yan sa budget at saka yung allowance ko na binibigay niya sa akin. So anyway, bumibili po ako ng mga iba-ibang makeup, sometimes sa department store, sometimes naman sa Amazon, kasi tamad ako mag-drive. Alam mo, pag may edad na ang babae, hindi na masarap mag-drive, masakit sa likod, at nakakaaksaya ng oras, kasi pag pumunta ka sa mall, sa department store, eh, ma-i-stuck ka sa traffic. Pero kung nag-order ka sa online, i-deliver agad sa Korea. So that's very, very easy for me. And not only in Amazon, actually to different department store, I also do order. So anyway, I use this type of false eyelashes, okay? I use the, just one second, I use the Landflower Fox Mink Lashes, and these are affordable. So I use them, and they are easy to use. And for reviews, I am going to give a reviews excellent. For the box, it's really excellent quality. And then also, I use the Valencia. And this is also fun to use, guys. So anyway, the reason I love putting makeup, why not, right? I only live once. And then this one is FDA Dubai Style Valencia Lashes. Actually, this and this are the same brand. And this is awesome. Actually, let me just show you. I use them a lot, guys, because every day I use makeup, not because I have to, but I enjoy putting makeup is because I want to enjoy life. When a woman feel good about herself, she don't worry about anything, and there's nothing to worry about, guys, except your self. Some people I actually worried about other people. I don't waste time with that. So anyway, I use them a lot. So I have one more pair left, and like I said, this lashes and this particular lashes, they are all the same company, except this one. This one is Landflower Fox Mink. So anyway, I just want to let you know that all of this product actually excellent. I have no qualms about this. They are really, really good and affordable. So anyway, enough of that. I also use the Duo False Eyelashes Glue.
And then when it comes to my eyebrow, this is the hardest part, guys. Please don't laugh, okay? Don't laugh at me because I cannot make them perfect. And this is why I am saving for money to have a microblading eyebrow. That way, I don't have to do so much. So anyway, that cost actually $600 up to $700. I think there's another shop that costs like $1,200. So I am saving. So I am not in a hurry because I don't have a job. I am not in any hurry because it's not like I need it right away, right? So what I'm going to do, I'm going to save up some money. Maybe next summer I will try. So I deserve it because I am a grandmother. Why not, right? So just enjoy life. So anyway, what I use with my eyebrow, I use the Music flower gel, okay? And then after using the music flower gel, I also use mascara just to brush it and shape it, okay? So I have two different mascara. One are actually the Essence Make Me Brow, and then the other one is Brow Atelier Mascara. Okay, so these are really awesome. And then also, I use MAC lipstick, okay? Or I am going to use MAC lipstick because right now, what I have is a lip gloss. The reason I put lip gloss is because it's always nice to protect the lips because lips, skin are very, very sensitive. So once it dry, it's very, very hard sometimes and the lips become dry. So what I do, I use lip balm and that is actually a moisturizer for the lips. And then on top, before I even apply the lipstick, actually I put lip gloss. And this is MAC. I love MAC because they are long wearing, okay? So the color of red is my everyday favorite color. It's because for some reason, for older women, red is always works, okay? So anyway, I'm just gonna put a little bit. Let me just actually have my mirror. So anyway, it is actually light color, not blue red, okay? It's because I have the lip gloss. So anyway, this is what I do every day when I actually try to make me feel great about myself. So I put makeup on, and of course, since I've been married for many years, my husband are used to it. And of course, you know what, one thing that I always want to give a advice to younger generation: if your boyfriend become your husband, the way you meet him, you're supposed to continue. Kung baga sa English, eh, kung paano ka nakilala ng asawa mo, ganun din ang dapat gawin mo hanggang tumanda. Kung nakilala ka ng asawa mo, postura ka, at lagi kang nakaayos, dapat hanggang pagtanda, ganun din. Para the marriage is always fresh. Kasi alam mo, mahirap makisama sa tao. Lalong-lalo na pagdating sa pera, di ba? Kaya kailangan lagi kang presko at mabango. Kasi kung mabango ka at presko, hindi iinit ng ulo ng asawa mo tuwing gagastos ka, lalong-lalo na pang makeup, diba? Sasabihin ng asawa mo, ano yan? Gastos ka ng gastos. Hindi ka naman gumaganda. Kaya ang sagot mo, kaya nga naglagay ng makeup para gumanda, diba? So, makakalusot ka. So, pinaka-importante talaga mag-ayos. Alam mo, ako laging nag-aayos kahit wala akong ginagawa. Sa totoo lang, dahil lola na ako, wala talaga akong ginagawa sa buhay kundi gumising,
Tapos mag-social media kasi wala naman akong libangan dito. Hindi naman tayo makalabas ng bahay na mag-shopping kung walang magda-drive. Ano? Kahit marunong na ako mag-drive, nagpapa-drive pa rin ako. So anyway, ganito lang ang buhay, simple. Kaya ang ginagawa ko, lagi akong naliligo araw-araw, tapos nagme-makeup, nagbibihis kung gugustuhin ko. Kaso lang, paminsan-minsan, naka-ano lang ako, nakapambahay. Pero at least, kahit nakapambahay, kung naka-makeup tayo, pag dumating yung asawa, hindi aburido kasi nakikita maaliwalas yung mukha, diba? So anyway, lagi ako nagpapabango kahit hindi ako hinahalikan ng asawa ko paminsan-minsan. Kasi matagal na kami mag-asawa, guys. Pag matagal na kayong mag-asawa, wala na yung mga masyadong mga yakap-yakap kasi mainit na, okay? So anyway, pinaka-importante, lagi tayong mabango. Yun talaga, kasi yun ang kasabihan. Pag lagi kang mabango, mabango din yung ano, blessing na dumarating galing sa puso natin. So anyway, enough of that. Marami nagtatanong sa akin. Sabi ng ganun, Lola, bakit yung kulubot mo hindi masyadong halata sa YouTube? Sabi ko, halata yan. Kaso lang, nagme-makeup ako kasi ayoko naman matakot kayo sa akin na sasabihin, ay, naku si Lola, sobra naman ano, matura. Kaya kailangan, lagi rin tayo presentable, di ba? Kahit hindi tayo nakabihis, presentable. So, ituturo ko sa inyo bakit naging maunat yung pisngi ko. So, syempre, meron tayong makeup blend din. Blending sponge. Nako, hindi ko na maano, tawag niyan, mabigkas. So may dalawa akong concealer. Itong concealer na to, ang tawag dito, Boss of Color Aga. Ito, ay nako, nahulog na. So hindi ko alam kung Boss of Color or tawag niyan, Dose of Color. Hindi ko mabasa ito, anak. So anyway, pulutin ko muna sandali itong ano, ha, concealer. Sandali lang, kunin ko. Alam mo, gagamitin ko yung paa ko kasi para maano, magamit ko at maipakita ko sa inyo. At sandali. Alam mo, mahirap pag matanda, okay? Kasi pinupulot ko sa ano ko, paa ko. Sandali lang. Oh, ayan, nakuha ko na. Okay, urong tayo dito. So anyway, dalawa siya. Hindi ko alam kung Dose of Color or Boss of Color. So anyway, ay, alam ko na. Elf pala ang tawag dito. Elf, at saka yung isa, ano, Dose of Color, yung isa Elf, okay? Iba ang kulay. Yung isa puti, ivory. Yung isa naman, ano, beige, okay? So, alam mo, sa totoo lang, ang problema ko bilang isang matanda, Lola, syempre, bilang isang Lola, buhay pa ako, diba? So, gusto ko, maunat pa rin yung mukha, kaso wala tayong pera pang unat. Kasi, mahal yung filler, guys. At saka yung filler na ginagamit ng mga, ano, mga artista, o kaya yung mga mayayaman, natatakot ako kasi baka masobrahan o baka kulangan. Tapos, paano kung wala na tayong pang filler, di ba? Wala na tayong pera, eh baka mas lalong kumulubot. At saka nakikita nyo yung mga, ayoko nang banggitin yung mga pangalan, guys, okay? Kasi ano, baka naman magalit sila. Pero maraming mga artista dyan, nagparito, okay? Alam mo ang mga nangyayari, tabingi o kaya hindi na alagaan, hindi na maganda tingnan. So mas maganda na yung makeup, at least mahuhugasan mo yung mukha mo, maghihilamos, tanggal yung ano, yung makeup, di ba? Hindi yung kagaya nung ano, mga plastic surgery. Pag nagkamali yung ano, dermatologist na gumawa niyan o kaya plastic surgeon, eh baka matabingi yung mukha, di ba? Kasi maraming ano diyan, marami diyan mga tao na mga kirat kasi nga nagpaunat ng ano, mukha, tapos pati yung mata na dala naging kirat. Tapos yung pisngi naman natatabingi o kaya yung mga bukol. Alam mo, guys, yung mga ano, mga maintenance, beauty maintenance, sasabihin ko sa inyo, okay? You have to maintain it. Pag halimbawa may mga plastic surgery, bawal kumain ng mga pagkain na hindi ano, maganda kasi baka mamaya mamaga ka. Tapos meron din minsan mga consequences.
Tapos kung hindi mo naman kaya magpa-beauty maintenance, eh, pag nawalan ka ng pera at wala kang pera pang tusok, eh di, ano, mas malala pa yung itsura, kaya ayokong gumamit nun. Pero, kung mapapagkatiwalaan ang plastic surgeon na as in mapapagkatiwalaan, syempre maganda rin yung may ano maintenance, pero not to the extent na retoki na unat na unat na unat yung mukha. Ayoko yun kasi syempre ano, ibang klase na yun, lalo na yung tinatahi. Nako, mahapdi yan at saka masakit. So anyway, ito na lang ginamit ko dahil sa kulubot ko ang ginagawa ko. Papakita ko sa inyo paano ano lahat ng gagamitin pag may edad na. Halimbawa, matanda ka na, may edad, may kulubot. Huwag yung ano, yung tawag nun, gagamit ng mga bagay-bagay na hindi natin kaya. Kasi pag hindi natin kaya bayaran yan, alam mo, babalik yung, mas malala pa, babalik yung talagang kulubot. Mas maganda na yung makeup, at least hindi, ano, hindi drastic, diba? So anyway, ganito po ang paggamit, okay? Halimbawa, gagamit kayo ng concealer, o kaya makeup, face foundation, lahat, pag matanda na, pataas ng pataas. Okay, hindi pa baba, okay? So ang gagawin, sandali, ilagay ko muna dyan. So ang gagawin dito, 'di ba, sa bunganga, kasi dito yung nahuhulog, tapos yung taba dito, 'di ba? So ang gagawin, pataas, okay? This is how you do it, okay? Tumawa ka muna, ganun ka ha. Tapos iganon mo, okay? Okay, tapos yung isang kulay naman, kasi diba, ito, puti, ivory, o kaya kahit anong kulay na gusto nyong light, basta, ano, light siya, ha? So, di, sa bunganga, diba, kasi nag-uumpisa dyan, tumawa ka muna. Okay, tapos yung beige, okay? Ibabase mo doon sa kulay ng ano balat mo, okay? So ito kinuha ko kasi base sa balat ko beige, ano. Tapos ipatong mo rin dito sa pangalawa, dito sa may chin. 'Di ba? Ganon. Okay. So ganon 'yan, okay? Dalawang kulay. Okay, parang nag-ano siya, nag V-shape, okay? Parang V-shape. Tapos, ang gagamitin mo, blending. Huwag yung, ano, yung matigas at mabigat. Kailangan yung magaan lang na blend, okay? Ganun. Pataas, okay guys, pataas. Ganyan, okay? So, pangpaunat ito guys, this is how you do it, okay? Face, lip, without surgery. So, this is better than having a plastic surgery because it won't have a consequences. Tama ba? Walang ano ito, walang consequences ito. Eh kung halimbawa, nagkamali ka, hindi maghilamos, walang mawawala dito. Kaya gustong-gusto ko yung ganito. So anyway, this is called face lip without surgery. LIFT. Okay, pasensya na sa pronunciation. Guys, I am so sorry with the pronunciation because I am a Bisayan. Sometimes I cannot pronounce consonant. So anyway, ganon. Kaya yung kulubot ko, hindi masyadong halata. So anyway, syempre, uulitin-ulit natin yan sa kabila. Okay. So, uulitin natin. Lahat
lahat pataas. So, yan ang sikreto ko sa pagtago ng kulubot. Alam mo, mahirap talaga pag ano, matanda na. Alam mo, kahit sinong matanda, kahit anong ganda ng matanda, kumukulubot. So anyway, pasensya na ngayon dahil naabutan niyo ako matanda. Nung kabataan ko, may itsura ako nung kabataan ko. Pero ngayon, wala na, matura na, kasi lola na. At saka, alam mo, ang tawag dyan, collagen. Yung nahuhulog na yung ano, yung pisngi o kulubot dahil kulang ng collagen. Kaya kailangan may mga gamot tayong iniinom, multivitamin, tapos beauty maintenance, kailangan lagi tayong inaalagaan yung sarili bago matulog, gumamit ng skin moisturizer. Guys, meron akong sasabihin sa inyo na pinaka-importante, kung halimbawa bumibili kayo ng mga skincare, wag na wag kayo gagamit ng toner, kahit anong klaseng toner, kasi the toner will scrape your natural skin oil sa pisngi, kaya nagiging magaspang. Kahit sinong babae, lalaki o babae na gumagamit ng toner, nasisira ang pisngi. At sana alam ko yan nung araw. Kaya pinaka-importante, ibahagi ko rin sa inyo. And also for disclaimer, before you even try to use any makeup, foundation or whatever makeup, make sure that you try it first back in your hand to make sure that you are not allergy. To have an allergy, or if you have an allergy, consult your dermatologist first prior in using any makeup if you have an allergy, okay? So guys, ito yung ano ko, sekreto sa pisngi, bakit kamo hindi masyadong kulubot na kulubot yung mukha ko? Pero kulubot yan. Okay guys, I just wanna be honest kasi grandmother tayo. Ayoko naman na sasabihin ko sa inyo, unat na unat yung pisngi ko, eh pag nakita niyo ako sasabihin, ay hindi pala ito tunay na maganda. Ano pala ito? Matsura pala ito. Kulubot na kulubot. Kaya ako gustong-gusto ko maging honest para hangaan niyo ako, di ba? So anyway, kahit lola ako, yan ang ginagawa ko araw-araw. Nagme-makeup kasi wala naman akong ginagawa eh. Dito lang naman sa bahay. At saka masarap yung nagme-makeup kasi kahit aburido ka, kahit wala kang pera, at least maliwalas ang mukha, hindi halatado. So anyway, pagdating naman sa kamay, eh wala tayong magagawa dito guys kasi talagang meron akong nakitang babae, mayaman na mayaman, artista. Yung kamay niya, pinalagyan niya ng filler. Kaso ayoko yun guys, alam mo bakit? Pag naglagay-lagay tayo ng mga chemical dito sa mga katawan natin, hindi natin alam kung hanggang saan ang pagtatagal ng gamot na yan, kaya ayaw ko. Kaya normal na dito sa mga kamay, kung makikita mo lahat ng mga lola, talagang nangungulubot yan. Kaso, ang pinakamaganda, laging maglagay ng lotion para kahit na nagkukulubot, at least hindi dry. Mahirap yung dry na skin, okay? So anyway, sa mga kababaihan sa Pilipinas, kung halimbawa nasa bukid-bukid kayo, huwag po kayo mag-alala, meron dyan natural remedy sa pagpapaganda. Alam mo, ang lola ko, maniwala ka o hindi, nagluluto yun ng coconut oil, tapos lalagyan niya ng mga iba-ibang pampabango, kagaya ng sage, basil, yung ganun. Tapos, yun ang gagawin niya pang pang lotion. Ang dami pong remedy sa na pwedeng gawin sa Pilipinas. Kung halimbawa wala kayong pera, nagtitipid. Huwag nyo gagamitin yung baby oil na gawa na. Kasi alam mo, pag naarawan yan, maninigas yung balat mo. Pero kung fresh na coconut juice, di ba yung milk ng coconut,
iluto mo yun, alam mo mangyayari, magiging mantika. So pag naging mantika yan, isala mo sa strainer, tapos palamigin mo, yan na ang coconut oil. Pero yung fresh na milk ng coconut, pwede mong ilagay sa buhok mo, kakapalang buhok mo, gaganda. O kaya sa balat, magiging ano, makintab yung balat mo, magiging silky. At walang ano, masamang efekto, unless meron kang allergy. So, always test muna, ha? Tapos, kung pagdating naman sa mukha, at wala kayong pambili ng facial, meron pong ano, mga remedy kagaya ng ano, kamote, yung juice ng kamote, okay? Yun ang ipanghilamos mo, o kaya yung juice ng bigas, pag naghuhugas ka ng bigas, huwag mong itapon yun. Yun ang panghugas ng mukha mo. Siyempre, pag natapos mo na ilagay sa mukha mo, i-ano mo naman, lagyan ng tubig at saka sabon para hindi maging masyadong maputi, kasi 'di ba yung bigas flour yan, 'di ba? So anyway, maraming mga paraan na pwede kang gumawa kagaya ng ano, ng tawag niyan, mga home remedy. I-research niyo na lang. So anyway, guys, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kakalimutan thumbs up, at ganun po ang dapat gawin kung halimbawa gusto niyo itago ang kolobot. Maraming salamat po.